Pag-uusapan natin ang tungkol pa rin sa issue ng hazing. Isa sa mainit na pinag-uusapan po ang panukalang tuluyang ipag-abolish sa fraternity sa mga paaralan dahil sa mga kaso ng pagkamatay ng ilang estudyante dahil umano sa hazing. Ano at gaano kadelikado ang hazing rights at bakit may mga taong sumasali sa fraternities? Yan po ang ating pag-uusapan. Kasama po natin si Dr. Rainier Umali, isa po siyang psychiatrist, resident psychiatrist ng UNTV. Yan, isa sa mga na ano mo nung wala ka dito, Attorney Reg. Dalawa magkasabay na hazing. Sa Binild, di ba? Tapos sa UP. Yan ang ano ngayon. Pero i-point out lang natin, ano, good morning pala, no, Doc. Point out lang natin, no, ang fraternity itself is not masama. Yeah. It's not bad. It's brotherhood. Supposedly brotherhood. Kasi association yun. Pero bakit po ba nagiging masama, kunwari? Yung paano ang katulad niyan, eh? Diba, diba, tatanggalin ba to o hindi? Mm. Pag tinanong mo sila, ano ba ang pagkakaiba ng fraternity? Let's say sa Jaycees. Mm-hmm. Sa Rotary. Mm-hmm. Di ba ang pagkakaiba lang is the hazing? Mm-hmm. So tanggalin mo hazing. Mm-hmm. Hindi yung fraternity. Okay. Na, ang ano doon is, bakit, na, ano nagiging problema sa hazing? Is the violence inside it. Ang tanong, bakit sila nagiging violente? Especially yung mga nagbibigay ng hazing. Mm-hmm. Because sa amin sa psychiatry, meron tinatawag na mechanism of violence. Okay. So ano yung mechanism of violence? It's basically a control between your impulse, no, to commit violence and the control not to commit violence. Mm-hmm. So anong mga factors ang nagkukontrol dito para maging balansyado siya? Mm-hmm. There are two types, internal and external. Sa external factor, ano yan? Environmental pressure, like the peer pressure, or the chemical influence, like drugs and alcohol. Mm-hmm. So, yung palang dalawang yun, i-combine mo na, is already a dangerous combination. Mm-hmm. So, papasok pa yung internal factor. Ano yung internal factor? Organic condition, kaya yan, may mental retardation, may epilepsy, may mga poor impulse control, and plus yung intrapsychic factor ng tao. Mm-hmm. Anong pagkatao mo? Ikaw ba eh, may pagka-antisocial, mm-hmm, you know? May borderline ka ba? Ang mga antisocial personality, ito mga taong walang remorse yan. Mm-hmm. Kahit masaktan kita, kahit nalokohin kita, okay lang. Wala silang pakialam. Ah. Nga palagi na i-involve sa mga kaso sa batas, yeah, sa mga community, hindi sila in good terms. So pag halo-halo may interplay na yan, that makes the person apathetic. You know? Walang empathy yan. Kaya kung manakit sila ng tao, hindi tao sinasaktan nila. Bagay lang yan. And I think, kasi na-experience ko yan, Doc, nung high school. no? Kasi I joined the fraternity dahil buong buhay ko, I was bullied from grade 1 onwards, no? So pagdating ng mid-high school, I decided to join a frat, which honestly, no, it turned my social status around. But yung pinaka-motivating factor ko, ayoko na mabully. And the same people who were bullying me were my frat buddies. Yes. And I remember that talk na I received about 20 to 25 paddles, no? Mm-hmm. And then I was telling Angel nga, I couldn't walk for 2-3 weeks. That was high school? High school. 25 paddles na yun, Doc. And it was not regular paddles. Yung chop, yung tinatawag nila, they were chopping my legs. Mm. And when I was being hit, napansin ko, the person doing the hitting was like, getting a high. Mm. Parang kumakain ng tsokolate. The more he does it, the more natutuwa. Yes. Nakangiti siya. Yes. Why? Ba't may ganon, Doc? Mm. Yun nga yung sinasabi ko, ano, yung intrapsychic interplay, eh, no? Na pag yan nga, may pagka-antisocial, tuwang-tuwa yan. Because, yung sinasabi mo kayo na rin na iginaganti niya sarili niya. The problema dyan is, kung ako nasaktan 20%, sasaktan kita 30%. Increase na increase. Yes. Increase na increase hanggang sa 100% hanggang patay na yan. So malamang yung mga nakamatay doon hanggang umabot sa 100% kasi nagkaroon na ng cumulative factor yung violence na yun. No? Tsaka dapat yan, yung nagko-commit ng hazing, ipa-psych test nyo yun. Baka yan, psychotic na yan. Yeah, yeah. So anybody who wants to inflict harm on another, not in self-defense, but rather as a form of so-called brotherhood, there is definitely something wrong with that person initiating the... Ano. Sino ba nag-umpisa ng hazing? Even though na sila... Wala. Matagal na yan. Oo nga. Even though, kasi di ba ang sabi nila, yung mga nananakit daw, inuutos lang sa kanila ng mga master that's nila. That's the peer pressure. So parang ganun, di ba? That's the peer pressure, yes. Pero pagdating nga doon, anong control mo naman sa sarili mo? How do you now control that? You know, kung psychotic ka talaga, mahirap ang makontrol yan. Because meron kaming one time a patient, no? Anak ito ng isang high government official.
he stabbed his wife 96 times. Oh my gosh. Oh gosh. And you know what, but ano, parang weird about that. Habang ini-stab niya yan, yung tantingin niya doon sa wife niya, nagsasalita sa kanya, sinasabi siya, I love you. Kaya paulit-ulit siya. Paulit-ulit. Yes. Eba, paano kung yung time na yun, habang pinapadal ka. Yun din yung tingin niya. Tapos sabihin pa, thank you, master. Yeah. Eh, di na. Precisely, di ba? Yeah. So, hinahay mo siya mas lalo. Doc, ako naman, yung nasa psychology na tayo nung nabibiktima, doon naman sa nabibiktima, katulad ni Diego na ganyan, bakit magpapasakam kunwari yung isang tao into that kind of physical torture? Kasi ako, ever since ako, parang hindi ako sumali ng frat because ayoko lang talaga yung hazing. I can... Parang kaya ko naman na sarili ko nang wala eh. Parang kinaibigan ko lang yung mga girlfriend ng mga frat members. So nakakuha na ako ng mga reviewer, etc. So okay na ako doon, di ba? Gets mo? Pero may mga tao kasi na parang feel talaga like yung brother ko. Nasa med school, he really felt na kailangan niya maging frat. So, bakit nagkakaroon ng ganong seed instinct. Of ano instinct na kailangan sumali? To belong. Number one, siyempre, yung sinasabi ni Diego kayo na protection. Support. You know, they feel na pag kasama ka ng brotherhood, you have a protection. Pero sometimes that's a false sense of security. Mm-hmm. Because that protection can collapse pag yung isang grupo mas malakas kaya sa inyo, nai-involve ka kahit hindi ka dapat ma-involve. Mm-hmm. You know? Number two is connection. Connections, yes. You know? And number three, sometimes, hindi mo alam ano yung pinasukan mong hazing. I have one question lang. Is as a normal human being, kunyari ako, normal, hindi like them, no? Mm-hmm. I noticed kasi for a regular person, mas nakakatakot sa kanya to be tortured mentally than physically. Because most of the people who join are mentally, they are insecure, they are a lot of things. Yes. And they would rather be hit and really tortured physically than succumb to at least, sabihin mo natin, another 2 or 3 more years in high school of humiliation. Is that the case in most normal people? Hindi rin eh. Case to case na lang yun sa ano. Kunyari ikaw talagang nabully ka psychologically, even by your parents, parang pinaglalayo yun sa alcoholic eh. Kung ang taas na alcohol level mo sa katawan, hindi mo na matolerate ang alcohol. So, but you can tolerate other food na hindi ayaw mo na maasip, but you can tolerate that. Pero ang katulad kasi sinasabi mo, kung talagang saturated ka na by emotional torture, a physical torture is much easier. Can you also say, Doc, excuse me, Doc, can you also say na yung mga sumasali sa frat na ganyan, may mga problema rin sa mga bahay nila. Oh yeah. Marami dyan. Ginagawa lang escape yan. Kaya nga minsan emotionally insecure sila eh. Because that emotional security, hindi lang nakuha sa bahay. Mm-hmm. Yung katulad sinasabi kanina ni Attorney Red, sa kanya, secured siya na alam niya kung ano yung he can stand alone. Mm-hmm. Because he was brought up to be like that. Mm-hmm. Kaya lang, Doc, maitanong ko, are these individuals aware na there's a chance of ano parang dying after the hazing? No. Like ikaw, Diego, did you have that fear before na baka mamaya ikamatay mo yan? Kasi syempre, alam naman natin, di ba, usually namamatay from paddling, gawa ng renal failure. I was driven by anger. Yung nagpa-flash sa utak ko yung lahat ng bubuli sa akin. And then, well, it worked out well after that, but it's not something I would recommend. So, nung nandun ka na ba sa loob nung ano, nagpaddle ka na rin ba ng tao? I would like to admit, no, right now, and that's why I know about the topic. The next year, I was also required to do the paddling. Mm-hmm. But hindi ko magawa. Mm-hmm. Siguro I gave 2 paddles. Ako yung, they didn't like me to do paddling anymore dahil hinihinaan ko pag tatamaan ko yung tao. Yung, kasi dinaanan ko yung sakit, naaawa ko eh. Yes. Not like yung iba, pag alam mo, bawian. Correct. Babawi ka talaga. Pero kaya nandun yung intra-psychic. Yeah? Wala kang ganong conflict na bawian mo ito, wala kang antisocial behavior, may empathy ka sa tao, so iba ang gagawin mo. Nakakatulong ba yung violence sa yun, yung pain na yun, enduring that kind of pain or sharing that kind of painful experience with yung mga brothers kuno mo? No, nakakatulong ba yan na lalong mas mapaigting yung pagsasamahan ninyo? Kasi yun yung mentality nila eh, na parang, we shared something like this very special moment. Diba? So parang thick or thin, talagang will stand by each other. History-wise, nakakatulong. Okay. You know, pero kung ano yung negative effect sa kanila as a person, that I can hindi ko masasabi until such time ma-evaluate ko siya. You know, maaring hindi niya sa brother niya ilabas 'yan, maaring sa wife, sa girlfriend, sa brother o sa friend. Mm-hmm.
scary, no? Oh, scary. Yeah. Mm. Bottom line po, Doc, is okay lang ang fraternity, tatanggalin natin ng Hazing. Ah, Hazing. Alright, maraming salamat po sa inyo. Doc, bago po namin kayo pakawalan sa punila kayo, pwede makontakt in case may mga gusto pong kumausap sa inyo. Pwede lang puntahan sa Clinic of the Holy Spirit sa number 4 Los Angeles Street, Cubao, Quezon City. Or i-text nila ako sa 0999-592-9194. Alright, thank you very much, Dr. Rainier Umali, isa po siyang psychiatrist.